Good morning guys and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. At ito na nga po pala yung ang huling araw sa aking 10 days quarantine na required ng ating government. At naisip ko lang na gawin ito ng video, vlog, moment para naman ma-share ko sa inyo kung ano ang itsura ng kwarto at para makapagbigay na rin ng tip kung ano-ano pa yung mga bagay na dapat nyo pang dalhin para mas maging komportable kayo sa pananatili nyo dito sa quarantine facilities na inihanda ng ating gobyerno. Ito guys yung kanilang bed. Meron silang queen size or king size bed na nakahanda para sa inyo. Nasa sa inyo na kung gusto nyo magdala ng sarili nyong kumot. Kasi ako meron akong dala. Ayan, sa akin yung isa na yan. Isang natural na hotel. May lampshade, may palampshade, ganun. May table sa loob. Yan, kung gusto nyo dyan kumain. Pero ako, dyan ko ini-stock yung tubig, pagkain natin. At sa case ko pala, sa 7-Eleven lang, pwedeng magpabili. Tapos, meron sila ditong lababo. Yan. Meron ding closet. TV. As dito sa hotel na napasukan ko is GMA lang yung channel. Tapos merong pasupa. Yun, may sopa dito sa loob. Punta lang tayo sa CR. Tara! Yan guys. Meron ditong bathtub. Yan. Meron siyang bathtub. At sa mga balbas sarado natin kababayan dyan na uuwi ng Pilipinas, huwag na huwag nyo nga kalimutan ang tiyan, pang-ahit. Kasi wala pong pang-ahit dito sa hotel. Pwede kayong magdala ng sarili nyong sabon tsaka shampoo kasi maliit lang yung mga freebies dito. Ayan, pang ilang araw lang. 10 days tayo kaya kailangan natin magdala. Siyempre, para safe, safeguard. Ayun guys, maliit lang yung kwarto pero mag-i-enjoy naman kayo at saka makakapag-relax kayo ng maayos. Tapos, swerte nyo na lang kung matatapat kayo sa kwarto na may ganito. Ayun guys, swerte nyo na lang kung matatapatan nyo yung mga kwarto na merong ganito. At least kahit pa paano meron kayong matatanaw na magandang umaga. Sa case ko guys, natapat ako sa kwarto. Nasa tabi o sa gilid kaya nag-around tayo ng bintana. Kaya hindi, medyo hindi tayo nalulungkot. Tsaka may pumapasok na hangin. Pwede natin buksan dito. Ayan. Medyo madumi nga lang kasi maraming kalapati sa labas. So, natatanaw natin yung Show Boulevard. Ayan. Kasi nandito tayo sa Mandaluyong. Tapos ayun, ang delivery ng foods as dito sa napasukan ko ay 6 a.m. para sa almusal, tapos 12 para sa tanghalian, 6 p.m. ulit para sa gabi. Wala tayong merienda, kaya pwede kang magpabili sa 7-Eleven. Pwede rin kayong magdala dito ng kape kung kayo ay isang coffee lover. Pwede kayong magdala ng kape, tapos hiram na lang kayo ng kettle. Tapos ang rules nila dito, pang-apat na araw kukunin yung passport mo. Hindi ko alam kung anong purpose, basta kinuha nila yon. Tapos, pang pitong araw, schedule nyo para sa swab test. At sa pang siyam na araw, doon naman lalabas yung result. Tapos nga yung pang sampung araw, yun naman yung uwian natin. So, ayan na guys. Sana kahit pa paano nakatulong ang video na ito. At parang nagkaroon kayo ng idea sa itsura ng hotel na pwede nyong mapasukan. Ito po ang RS28 TV. Stay home, stay safe, and ride safe. At nakalimutan ko pong sabihin na bawal po ang mga food deliveries. So yung mga nakakamiss ng mga Jollibee, Chowking, or McDo, tiis-tiis muna. Oh, nandiyan dyan na pala yung sundo ko. Dyan muna ulit. Nakababa na? Sir! Yun! Hindi pa siya.